Unit. Hi everyone. So yesterday, nag-post ako ng picture about me making this drawer, and may mga nagtatanong kung ano yung ginamit kong tools para gawin to. So ito, okay. I'll make a video what I specifically tools I use for the joinery, dovetail joinery. Okay, I use router and then jig. This jig, I think the jig is named General. So, nabili ko to 3 years ago, locally. Ewan kong familiar kayo to store na Panda Construction sa may Quezon City. Kasi dalawa yung branch nila eh. Meron din sa may Binondo. Pero doon ko sa may Quezon City to nabili. And hindi ko alam kung available pa siya ngayon doon. It's been 3 years ago. Tapos, it's useful. Marami kang ibang klaseng joinery na po pwede mong magawa. So let me show you. It comes with a manual. So this is the manual that it comes with. It also comes with bearing and router bit. Na kailangan mong i-attach yung bearing doon sa router bit na pinaka-guide niya para doon sa jig. So, in manual, sana nagpo-focus. So, yan. In manual, they said you can make full through, half blind. This is what I've done so far. Ito pa lang yung naggawa ko. Edge joint. I guess dalawang board na pagdudugtungin mo na dovetail din yung joinery gagamitin mo. Box joint. Box joint, I think it need a specific router bit, which is square. Kasi yung router bit na kasama niya is dovetail, yung dulo. So, yun. Kung sakaling makabili kayo nito, you can ask me how to use it. And I'll try to give my best to give you tips and what I know already. And maybe make a video in the future. Pero it comes with a manual, so if you take your time and read it properly, hindi ka dapat maligaw kung paano gamitin ito. Although there's some error. Pero at first reading this, napakaraming information na pumapasok sa isip mo eh. So try to read it slowly and, you know, take time, practice, and apply it. So try it in scratch or scrap wood. So this is the first time I try it. So I use only scrap. So yan. So ito na yung ginawa ko para sa drawer. So yan. As you can see. So let me show you yung bearing tsaka yung router bit na kasama niya. Okay. Bearing, router bit na kasama niya. Yan. Dovetail bit with bearing sa pinaka-bottom. Pakita ko na rin sa inyo yung setup ko ng router. Okay. Diba? Not too shabby. So, yan. Yan yung aking setup na ginagamit for that jig. Tapos, ito naman yung mga nagawa ko na kailangan ko ng pagdugtong-dugtongin. So, maybe mag-assemble ako ng isa at papakita ko sa inyo kung paano siya assemblein. So, yun ang nagawa ko. Okay. Let me put down this camera and try to assemble one para makita nyo. Give me some time. Yan. Sige. So this, I put kung saan yung loob at labas kasi mas para hindi kang maligaw kasi bawat kanto may specific siyang ano eh. Hindi mo dapat pwedeng pagpalit-palitin. So, like this. 3. Iyan yung 3. Nakikita mo ba? 3 sa 3. So, yan. Tapos, 2 sa 2. So, anyway, let's try to assemble it. Hmm.
kayong mallet, mas maganda. Oh. See that? 3 sa 3. Tapos okay. Pag-assemble nito, dapat unahin mo yung dalawa, yung front na dalawa. Kasi kapag itong side yung inuna mo, may hirapan ka nang ipasok to. Yung pinaka-pins. They call, in manual, they call it tails. Yung pinaka-dovetail na itsura. Tails yung tawag nila dito. Tapos yung may mga slot na yan, yan yung pins ko nila kung tawagin. So, kapag inuna mo itong tails, may hirapan ka nang ipasok itong pins. Kasi supposed to be, dapat kapag ganun, di ba? So, unahin mo yung pins. Okay, so yun na yung tail mo, pasalpak na siyang pagganan. Pero make sure that you're in the right number. 1, 4, 4, 1. So, kapag ganun. Kita mo, pumapasok na. Mukha namang skwalado. So, yan. One thing as well, if you use this joinery, yung harapan ng drawer mo, dapat doon nakalagay yung pins. Kasi kapag dito mo nilagay yung pin, ay yung tails yung nilagay mo sa harapan, which is yung pinaka-dovetail niya, parang pahugot eh. So, although tight naman yung joinery niya, kung lalagyan mo siya ng glue, kung gusto mong ipakita yung pinaka-joinery mo sa harapan, somehow, it will work, but the strongest form, especially the action of drawer, is pulling, di ba? So, you're supposed to put your tails at this side, tapos dito yung harap. Sa harapan yung pinaka pins. So, yan. Actually, kahit di mo nalagyan ng glue eh. Pero, baka kumalas. Pero lalagyan mo naman siya ng board sa ilalim. So, I think that will secure as well. That will help.